sa dato kasi bali kapag ka malakas ng ulan dito sobrang bilis talaga ng buhos pagsak ng napakadaming volume talaga ng ulan no? Biglang babahas ang dato pero ang maganda rin naman ang dito sa dato ay biglang bukali like mga 30 to 1 hour lalo kapag ka low tide so yun na bali kapag ka high tide tas biglang buhos ng ulan ganito kalakas kalad lang ng 30 minutes to 1 hour baha na yun pinaka proper downtown ng Davao so ano ba yung pinaka downtown ng Davao simple yung mga Yangorin area Rojas Avenue tsaka yung sa may Santa Ana area tsaka may ano may park din sa may Buhangi sa may Lover na biglang nabaha rin yun dyan no? Daling hanggang ano liig yung galig no? Yung galig bigbig ng tao dyan hindi ko matanong kung bakit ba siguro catch basin sila kasi ano eh kung above sea level pa rin naman yung sinakita pa naman talaga sila low-lying ano area so baka catch basin sa may Laverna sa may pag-ibig homes or sa may Esperanza yan lang. Paano naman kasi bakit hindi hukupak agad yung bahari ko sa Davao? Kasi maliban sa malaki yung aming creek dito. Una, malalaki yung creek. Pangalawa, hindi barado. Pangatlo, meron kami parang pumping system sa mga yung parang mga bukana area. Yung mga lagusan ba ng, ano, ng mga malalaking creek. Kita nyo yun sa mga video ko sa mga vlog yung sa gilid ng Bolivar coastal area diba may mga kulay blue kulay orange na facility sa kanal sa mga creek so yun yung tinatawag na pumping system tapos akala ko dati is Davao City lang merong ganun meron din para sa Metro Manila may mga ganung system pumping system parang inihigop nila yung baha sa kabilang kanal train. So ngayon is Biyernes, April 7, no? It's a Good Friday for Biyernes Santo. Kaninang umaga, madaling araw, sobrang lakas ang ulan. So di ko alam kung ano nangyari sa mga nagtitinitensya. Basta siguro panigurado. Tapos pagka-araw, grabe yung ano, sobrang init naman as in tarik talaga sakit sa balat kaya kanina imbis na susugod kami sa may tatawid kami ng Samal yan man napasugod kami sa may bukid ng Malagamot kasi may ano dyan resort no swimming pool sana kami si wind no kami sa eh kaso nga lang parang mas feel namin yung vibes na bukid at saka kagubatan kaya doon kami sa Malagamot. Tapos yan, isi-share ko yun, no? I-upload ko rin yung video na yun. I-edit ko lang. So, itong GP daw rin, hindi naman to, although nataasin ang COVID, pero hindi pa rin naman siya low-lying area, kaya taas na ka sa upad ng mga agad. Baka yung binabaha yung ano, yung mga Bolivar, yung Lorin, ang ganun. Tsaka sa may, ano, MacArthur Highway, sa may pupuntang SNR, IP, tsaka siyempre Martina Playa, tsaka yung sa may Inichibang Valley Royal Valley, yun yung mga lugar na bahain dito sa Davao ibig sabihin yan, kung kayo ay mga taga Visayas and Luzon na mayroon kayong balak na mag-acquire ng mga property bibili ng mga lupa, housing, house and lot dito sa Davao so tandaan niyo yung ano Inichibang Valley Martina Playa some part of Bolivard actually Bolivard no hindi man lahat ng portion ng Bolivard pero may area talaga na baha agad pero hupa din naman kaagad basta mag low tide lang tsaka yun lang yun yung baha ay hindi sa dami baka meron pa kayong maidagdag dyan o madabawin yun pwede kayong mag-comment sa comment box natin
time check pala tayo, alas 8:41 ng gabi. So dito tayo sa may bahada, Jollibee, McDonald's, tapos Price Business Park. Tsaka yung Bukana area pala, no, bahain din. Tsaka sa may SIR, SIR New Makina, bahain din yung lugar na yan, gawa nung bababang ano kasi, no, low-lying area. Gilid pa ng ilog sa may Davao River. So yun, no, dito tayo bumaba sa may Acacia Phoenix. Payong lang talaga laban, ano. Sa maaga pa lang, alas 8:46, pero wala nang mga nakaparadang mga jeep papuntang Mandug dito. Ipalibasa, ngayon ay Good Friday, Biyernes Santo. Diba? So, sa unahan yan, papuntang ano, Ramon Magsaysay area down to Piape. Yan, bahain yan dyan. Pero, yun nga, no, ulit-ulit ko sasabihin sa inyo na maganda rito sa Davao kasi pupa rin naman kaagad yung baha. Lalo kapag ka, low tide. Matatagalan lang yung ano, paghupa ng baha dito kapag ka, bilis, laki nung binagsak na ulan, tapos ang tagal pang natapos, sobrang dami nung ulan nung tubig na binuhos sa lupa, kalupaan ng Davao, tapos high tide, di ba? Eh, ano naman yung high tide, di ba? Ang tagal maghuhupa niyan, like mga 2 to 3 hours, di ba? Or 4 hours ba? Kasi pagkaalala ko dati, ako yan, nangingisda pa yung naghihila-hila kami ng mga baling sa gilid ng dagat, no? Like mga 3 to 4 hours yung, ano namin, stay sa dagat kasi low tide. Tapos kapag ka-high tide, basta matagal. So kapag ka-high tide, matagal humupa, pero hindi naman ganun katagal, like mga abot din na mga 10 hours, no? So mga isa't kalahating oras, okay na yan. Isa't kalahati sa 2 oras. Ganun na katagal. Nasa harap tayo ng Vivaldi Residences. So kayo, ano bang ginagawa nyo ngayong araw? Kumusta ko lang yung mga, ano, mga kagala, ano, na 6,100 plus, no, na mga kagala dyan na nakasubscribe sa ating channel. Sa napakaraming mga dahilan, no, ang iba ay nag-aabang, nagsusubaybay sa ating updates tungkol sa kaganapan dito sa Davao. Yung iba naman ay mga Cebuanos, mga taga-Bisayas na natutuwa rin sa ating yun na nga, positive feedback sa kanilang lugar, which is totoo rin naman talaga, no? So yun na nga sinasabi nila, give credits when the credits is due, di ba? Tapos mga Tagalog naman na yun na nga, natutulungan ko rin tungkol sa mga lodging house, di ba? Yung mga inns, di ba? Like mga Sogo Hotel, mga gano'n, no? So marami ako natutulungan doon, mga naghahanap ng mga information tungkol dyan sa mga ganyang content, no?
Tapos, lahat ng mga katanungan ay nasagot. Bigyan ko na naman ng linaw. Sa mga about taxi, no? Sa mga airport, mga taxi, mga OB bus, sa mga taxi bay. Magkano yung pwedeng pamasahe, saan dadaanin, magkanong papamasahe, gano'ng katagal yung biyahe, yung mga gano'n, no? So, ang dami kong mga natulungan sa ganyang paraan. Kaya, ang dami mga nag-subscribe sa atin. Umabot talaga ng 6,000 na hindi ko naman talaga to lubos akalain. Tapos, yung iba naman dyan ay, yun, basta, ano din, no? It's all about Davao, Cebu, and Manila. Tapos, ano pa ba? Bale, ngayon, Biyernes Santo, medyo slow down tayo. Ang dami rin ganap past, itong mga, ano, past few days, no? Dami mga ganap kung saan tayo nagpupunta. Init, ulan, kahapon. Ito talaga yung malat ko ngayon, kung napapansin nyo, kahit pa malat, no? So, may ubo, parang may tonsillitis. Kasi kahapon, Huwebes Santo, sobrang daming ganap, no? E ako'y pumunta ng terminal, pumunta ako ng Sun Hill sa sobrang init, terek ng araw. Tapos, siyempre, kapag ka nasa initan ka talaga, mauuhaw ka, iinom ka talaga ng malamig na kahit ano, no? To refresh. Refreshments, no? Pwede nga buko juice na napakalamig, soft drinks, or tubig, di ba? Cold water. Kaya ito mala tayo. So, yan ang mga hagala. Bali, maulan ngayon dito sa Davao, pero hindi naman talaga siya ganun katagal. Kasi nag-vlog ako like mga 8:20, no? So, mga 10 minutes lang ago. Tsaka umulan. So, yung ganun kalakas sa buhos ng ulan, hindi yun sapat para mag-cause ng baha, no, mga hagala. Sobrang ano lang naman yun, eh. Although, bagsakan, isang bagsakan yung malakas na ulan, pero, o ano na siya, konti na yung binuhos sa tubig. Tingnan nyo, di ba, wala na. Hindi siya ganun kakapal. Kaya, okay lang, no? Makaka-uwi na tayo ng, ano na ito, hindi ba basa yung sapatos? Ligtas tayo sa leptospirosis. Kahit pa naman sabihin natin na ang Davao City is marinis ang lugar, walang mga nakatambak na mga basura sa mga creeks, canal, pero considering mga hagala na yung mga kalye, I mean yung mga creek, may mga daga talaga nakatira dyan, alam naman natin yung leptospirosis ay nagmumula sa mga taitihi ng daga, di ba? Mga dagang canal. Kaya hindi ibig sabihin na malinis ang Marikina City, hindi porkit malinis ang Davao City, tapos yon may mga hearsay, no, may mga balita rin ako naririnig na malinis din ang Iloilo City. So, it doesn't mean na ligtas na ang mga tao na maglublob ng kanilang mga paang may mga skin bruises and open wounds sa mga kanal kapag ka may baha, na ligtas na sila sa leptospirosis. Kasi may mga daga pa rin yan, kahit pa gano'ng kalinis, walang basura kung ano na pa. Kasi yung kanal nga talaga ay tinigtasan niya ng mga dagang kanal. So, yan na, no? Thank you for watching, mga hagala. So, ako ay uuwi na. Tapos, meron tayong dalang, ano? Meron akong dalang binignit, syempre. Na special na loto to. Syempre, nanay natin talaga, no? Kung meron mga tayong mga hinahangaan, pinakatabis talaga na kusinero, kusinira, yung mga magulang natin, no? Nanay, tatay. Chef cook natin yan. Sila. Na doon tayo namulat nung masarap na pagkain. Meron na silang background sa pagiging chef cook, culinary, o wala. Basta kaya pag nanay or tatay pag nagluto para sa atin, tiyak talagang masarap yan. Walang katulad. Incomparable. Okay, so hindi ko na kailangan mag bukas ng payong kasi hindi naman na malakas yung tulo ng ulan. Baka parang ambo na lang ng konti. Tsaka may calorie naman ako, may cup. Kaya okay lang. Sasakay tayo ng tricycle dyan sa may unahan. Pahatid tayo dun sa ating uuwian. Okay. So, it's all good in the hood. So, it's a Good Friday. Tapos na yung isang mahalagang event naman na ating mga Pilipino. Tapos ano bang kasunod nito? April, May. So, May is ano? Araw ng kagitingan. Anyway, sila, thank you for watching. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Sakay natin ano, tricycle. Ano? May payong-payong. Para safe tayo dito. Hindi tayo mabasa ng ano. Ulan. Diba? Laki ng mga crack namin dito. Soon. Underground cabling, wireless no more, or head wires no more na yan. Malapit na, no? Ilang buwan na lang.